Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today, mag-share tayo kung paano tayo gumawa or paano tayo mag-setup ng layer properties sa ating AutoCAD para mapabilis yung ating paggawa ng plan. Para ma-identify natin yung mga line weight, kung ano ba yung makapal at ma-impes. So let's start. So ito, i-open nyo lang yung AutoCAD ninyo. Tapos, sa taas dito, mayroong layer properties. Click nyo to. Ayan, click natin. By the way guys, hindi ko na to i-edit. So, pagkatapos natin ng video, upload na natin agad sa ating YouTube channel. Ito, pag-close ko ulit. So, click nyo to, layer properties. Tapos, punta kayo dito. Ito, new layer. At meron siyang Alt plus N. Click natin to. Tapos ito, ito yung name. Tapos yung line weight, line type. Ayan. So, for example, gawa tayo ng layer. For example, yung layer ng wall. Lagay natin dito wall. Or wall or column. Nasa inyo na yun. For example, wall. Tapos, click natin yung color. For example, gusto kong color sa wall is green. Green. Tapos yung line type niya, gusto ko ano lang siya. Continuous lang siya. Okay. Tapos yung line weight. Example, 30. Medyo makapal to. Medyo makapal yung 30. So, gusto ko yung wall ko 30. Okay. Okay ko lang yan. Tapos, gawa ulit ako. Gawa ako ng text. Para sa ating mga label. Gusto ko yung text ko, color yellow. And yellow. Tapos, yung line type niya, 25. Or 30 ko na rin. 30. Okay. Tapos, yung line type, continuous, okay lang siya. Tapos gawa ulit ako. Furniture. Gawa tayo ng furniture. Example, gusto ko sa furniture ko, color blue. Click nyo lang yung gusto nyong color. Tapos yung line type, continuous, yung line weight. Gawin ko lang siyang 20. Okay, tapos yung ating mga fixtures. Fixtures, gusto kong color sa fixtures, mga ano lang, light gray. Ayan, okay natin. Tapos, yung line type niya, 18 ko lang. Next is, property line. Property line. Tapos, yung color niya, gawin kong color red. Tapos, yung line type, gusto ko dito yung center. So, kapag nagpapalit kayo ng line, punta lang kayo dito sa load. Okay, tapos hanapin nyo yung gusto nyong line type. So, example, ako gusto ko center. Hanapin ko lang yung center. Eto, merong times 5 times 2. Pero ako, ano lang ako dito. Dito na lang tayo sa center, okay? Okay natin yan. Tapos, click natin to. Tapos, okay. Okay, sa line weight, i-30 ko rin siya. Okay? Ano pa ba? So, ito muna. Yung mga basic lang muna. Example, gawa ako ng wall. Yung mga ginawa nyong layer, guys, dito siya mapupunta. So, click nyo to. Tapos, for example, gawa tayo ng property muna. Sige, property. Okay? Tapos, gawa tayo ng property line. Example, yung lot area natin is 10 by 15. So, 10 meters. 10,000. Okay. By 15,000 by 15. Ito na yung lot area natin. Pero kung mapapansin ninyo guys, hindi siya naka-center. So ang gagawin ko lang dyan, LTS, enter. Tapos hanapin nyo yung ano niya, kung saan siya nag-fit sa inyo. Ito, in-scale ko siya ng 500, medyo maliit pa. So ulitin natin, LTS body 200. Oops, lalong lumiit. So LTS ulit. So kailangan alam niyo yung mga command. Ayan, 1000. Nakuha ko na yung gusto kong property ng line weight, okay? Tapos dimension natin. Ayan. Mapapansin niyo yung dimension ko.
nasama siya sa layer ng property. Kasi nga, yun dito nakalagay property line. Okay? So, ulitin natin. Lagay ko lang to sa zero. Ayan. Hindi na siya nasama. Okay? So, ito, yung settings nito, yung dimension natin. Nasa mga videos ko din yan, tignan nyo na lang. Pero kung yung sa setup niya, sa settings, enter D, dim style, tapos modify. Dito nyo isa-setup yung inyong dimension, okay? So, cancel muna natin to. So, yung lot natin is 10 by 15. Ayan, 10 by 15, okay? Next, gawa tayo ng wall. Example, gawa tayo ng wall. Itong area na to, setback ako sa front 3, sa mga side 2. So, ako ginagawa ko, ino-offset ko na lang. Offset. 2,000. Okay? Tapos sa harap, 3,000. Okay? Ayan. Yan yan, itong building line ko na to, i-highlight ko lang. Dadaling ko dun sa layer ng wall. Magiging wall na siya. Tapos yung mga excess, ititrim mo na lang. Trim, enter trim. Tapos, click nyo tong erase. Oops, wait lang. Ulit na natin, trim. Ayan. Okay, meron na tayong building line. Basic lang naman to guys. Sinasample lang natin. Next, gawa tayo ng furniture. For example, wala kayong furniture. Pero ako kasi pag naglalagay ako ng furniture, ini-import ko lang. For example, gawa tayo ng furniture. Tatlong bilog lang. Ayan, example, gawa tayo ng furniture. Yung furniture na to, nilagay ko na kasi bago ko siya i-draw, nilagay ko na sa furniture. Okay? So, gawa tayo ng text. Lagay tayo ng text. Tapos, punta kayo dito sa text. Kapag single line, tingnan natin yung difference para makita ninyo. Example, name ko. Tapos, ayan. I-delete natin dito, scale. Click nyo. Tapos, reference. Okay? Kahit saan dyan, tapos delete na yan. Hanggang sa laki na gusto ninyo. Okay? Move lang natin yan. Tapos, gawa tayo ulit ng isang multi-line text. Okay? Click natin dito. Tapos, lagay ako ulit ako ng Nathan Santos. Okay? Tapos, click ko ulit, scale, reference, delete na siya sa laki na gusto ko. Okay? Tapos, move natin. So, tignan natin difference ng mga text. So, ito, itong single line, ibig sabihin, straight lang siya. Hindi mo siya pwedeng i-enter hanggang baba. Okay? So, control Z natin. Okay? Pero itong multi-line text, kapag in-enter ko siya, pwede pa siya sa ilalim. So, ako, madalas, ang ginagawa ko, nagmumultiline text na lang ako. Kasi, parang isahan na lang. Para di na ako nahirapan. Kasi, merong time na, for example, ito, Nathan Santos lang ilagay ko. Pero, meron pa pala akong gustong ilagay. For example, yung course natin, BS Architecture. Ayan. May ilalagay ko na lang siya. Okay? Tapos, ilate pa natin. Ulit, scale. Click. Tapos, reference. Click ulit. Kahit saan. Ayan. Tapos, delete na siya. Kung anong gusto mo lagi. Yun na lang yung sundan mo nun. Ayan. Okay. Ito. Tapos, move na natin muna dito. Okay. Ano pa ba? Fixtures. Same din sa fixtures. Example, gawa tayo ng fixtures.
Sample lang to, guys. Bale, ito niyan. Yung line weight niya, na-set up na natin siya as a fixtures, yung gusto natin na line weight. Okay? Yun lang naman, guys. Kung gusto niyo dagdagan, add nyo lang dito. Okay? Tapos, paano naman kung mag-delete tayo ng layer? Isama na natin din dito sa video. Paano naman tayo mag-delete ng layer? Meron kasing time na kapag nag-copy-paste ka ng isang object galing sa ibang file, tapos yung ibang file meron naka-setup yon na layers, tapos hindi maalis. Okay? Yung bali, kapag kinopy-paste mo dito, yung layer mo dito, madadagdagan. May experience yun din yan kapag nagka-copy-paste kayo ng isang object. Ngayon, ang goal natin, paano tayo mag-delete ng layer na instant na hindi tayo nahihirapan. Okay? So, enter lang natin sa command. Ladle. Okay, enter. Tapos, name. Click nyo yung name. Tapos, click nyo kung ano yung layer na gusto nyo i-delete. For example, delete natin yung furniture. Okay natin. Tapos, all object on this layer is referencing this layer will also be deleted. Delete layer. Kung mapapansin nyo dito, click natin. Wala na yung ating furniture. Okay, ganun lang mag-delete ng layer. Kasi kapag nag-copy-paste kayo, nag-copy-paste ng mga object galing sa ibang file, yung inyong dimension, yung mga layer, madaragdagan. So, hindi nyo pwedeng mahirap i-delete dito. Mahirap i-delete. Delete nyo dito, hindi nawawala. Pag hindi nawawala, mag-ladle na lang kayo. Okay? Yun na lang, guys. Sana nakapagbigay ako ng konting tips and ideas. Paano sa ating layer properties. Ayun. Sundan nyo lang yung mga step para kapag nag-CAD kayo, mapabilis yung trabaho. Yun lang, guys. Thank you. And please like, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kong updated sa mga susunod natin na videos. Thank you.